Hello guys, another day, another video for today. Magluluto tayo ng garlic pepper beef. Let's go! Sa isang mainit na pan, maglagay tayo ng 2 tablespoons ng butter. Then, ipapan fry natin yung 1 kilo ng sukiyaki beef. Ito guys yung ginamit ko pang samgyupsal siya na cut ng beef, pero you can use another cut if you want to. This cut is medyo gummy siya, so mas matagal yung pagpapakulong kailangan. So if you would like to use another yung mas tender na part ng beef, that's better. Hayaan lang natin siyang mag-brown and lumabas lahat ng juices ng beef. Then, later on, lalagyan natin siya guys ng soy sauce. That's around 1/4 cup ng soy sauce since 1 kilo yung beef na ginamit natin sa recipe na to. Ayan siya guys, kung nakita nyo, tinakpan ko siya para lumabas yung juices niya. Natural juice yan ng beef. Then, imimix lang natin siya. Then, hayaan natin siyang kumulo guys until ma-reduce lahat ng juices. Then, at this point, naglagay na ako ng 1/4 cup ng soy sauce. Imimix lang natin siya guys. Then, hayaan natin mag-reduce yung liquid niya. Ang purpose nun is to para ma-absorb nung beef yung soy sauce, at the same time lumambot din siya. Pero katulad ng sabi ko, medyo gummy yung part na to ng beef, so mas matagal yung pagpapakulong kailangan. It took longer, mga around 20 minutes siya guys na pinakuloan in total. Kinat ko na lang yung video, masyado kasi siyang mahaba, so ayan siya. Kapag na-reduce na yung juice niya, then i-set aside natin. At this point guys, konti na lang yung juice na natitira or yung liquid na natitira dun sa beef. So, i-set aside na natin siya. I-transfer lang natin siya sa isang lalagyan. Transfer lang natin siya lahat, including yung juice na natira. Then, sa same pan, maglalagay tayo ng 3 tablespoons ng butter. Then 4 cloves ng garlic, guys. Hindi ko na dinamihan yung garlic since maglalagay pa ako later on ng fried garlic on top dun sa dish natin. Then, pag nag-slightly brown na yung ating garlic, maglagay tayo ng 2 tablespoons ng all-purpose flour. So, ito na yung pinaka-roux natin, guys. Yung butter and flour. And yung garlic. Then, imimix lang natin siya until maluto yung all-purpose flour. Then, nag-add muna ako dito initially ng 1/2 cup ng water. Or kung meron kayong stock, then much better. I-mix lang natin siya. Mabilis siyang mag-thicken guys. Around 1 minute lang to. Nag-thicken na yung mixture natin. Like gravy-like yung texture niya guys. Add na natin yung 1 can ng slice na mushroom. Then, mix lang natin siya for 30 seconds. Then, ibalik na natin lahat ng beef na pinan-fry natin kanina. I-mix lang natin siya para mag-incorporate lahat ng flavors. Nag-add ako ulit dito ng 1/2 cup ng water.
Then, nag-add din ako ng 1 teaspoon ng ground black pepper. Then, imimix muna natin siya. Mag-a-add na rin tayo ng 1 half cup ng oyster sauce. Then, hayaan muna natin siyang kumulo, guys. At this point, guys, iti-check natin kung malambot na yung beef para ma-check natin kung pwede na natin i-add yung additional ingredients natin, which is yung all-purpose cream. Madali kasi siyang masunog, so we have to make sure na malambot na yung beef bago natin siya ilagay. So, hindi pa siya malambot. Kaya nag-add ako ulit ng 1 cup ng water. Then, let it simmer for 10 minutes. Ayan siya, guys. Hayaan lang natin siyang kumulo until maging tender. For tender yung beef. And mag-reduce na din yung liquid. So, once nag-reduce na siya and malambot na yung beef, then that's the time na ilalagay na natin yung all-purpose cream. Then, give it a mix. Then, let it simmer for another 10 minutes. And there you go, guys. Here's my version of the garlic pepper beef na inspired ng Jollibee. I hope you enjoyed this video. If you do, please do like, share, and subscribe. Happy eating, guys. Bye-bye!